guys. Good morning dito sa Canada. Married ka? Hindi. Tingnan nyo, alas 8 na ng umaga. Madilim pa. So, galing kami sa church. Sumamba kami. Parang alas 5 ng madaling araw. Parang wala pang araw eh. Mamaya pa 9:30 something. Pangarang ganun yung mga alas 5 o alas 4:30. Madaling kasi araw. Pag alas 5, medyo sumisikat ng araw. Diba? Sa Pilipinas, no? Oo. Bagay, pag summer naman, pakaaga naman din ang umaga. Winter na eh. Sunod yan, alas 4 na yung media ng hapon, madilim na. Konti na lang yung araw. So, liliwanag to mga 9:30 na siguro, no? Oo, mga 9:30. Sa bagay, paliwanag na rin na lang konti. Mga 9:30. Nandiyan dyan sa cellphone. Mga 9:30, yan. Saka lang sisikat yung araw. Tapos, alas 4 ng hapon, padilim na ulit. Mga 4:30. 4:45 ganyan. Depende rin, iba-iba eh. Sa cellphone, tingnan mo. Liwanag ng video. Diba? Mas maliwanag yung... Malight yung blue niya. Dito madilim pa. Pag sa mata natin, madilim pa. Dark blue pa. Oo, pero pag sa cellphone, maliwanag. Maganda ang camera. Nandadaya. Isa sa mga grocery store na pinupuntahan namin. Supermarket. Lamig. Subay. Kamusta na kayo dyan, guys? So, yun, sa mga nangangarap dyan na makarating sa Canada, tuloy lang ang pangarap. Nasamahan ng konting pagsisikap, syempre, di ba? Mahirap din naman ang puro pangarap. Di ba, Mami? Oo. Di ba? Dati, tulad namin, dating nangangarap lang na makarating ng Canada. Ngayon, nandito na kami. Kasama pa namin yung family namin. Buong family na kami nandito. Mamili ka na ng truck mo, dami. Oo, yan. Yan yung mga dream car natin, guys. Soon, kakaroon din tayo niya. Ang gaganda. Puro truck. Malapit na kami sa bahay kasi walang traffic eh. Araw o gabi, rush hour dito, walang traffic. Minsan lang, magkakaroon talaga. Yung medyo busy. 5 minutes drive lang. 5 to 6 minutes, 5 to 7. Apartment, parking. Ano yung ha?
haba naman truck nga naman, nakipark dyan. Hindi naman yung parking yan. F-150. Kulay, ano yung kotse yung may-ari niyan eh. Perfect. Oops, nasan tayo? Saan? Saan yung car? Ang pangalan ng car namin is Gray. Mr. Gray. Dito tayo sa likod. Limig. Hi guys, kamusta na ulit kayo? Day off ko pa rin ngayon, wala akong magawa. Maghahasa ako ng gunting, guys. Hahasain ko muna yung mga gunting namin kasi mapupurol na daw. So, marami-rami yung hahasain ko mamaya yung gunting. Sabi, papakita ko sa inyo, guys. Yung ano. Mga gunting na hahasain ko. Bali, andito ako ngayon sa bahay. Yan. Day off ko ngayon eh. So, ito na yung gunting na mga hahasain natin. Yan. Tapos ito yung gagamitin natin yung hasaan. And ito ay 6,000 grit na Japan Kingstone. Samahan nyo ako guys dahil maglilibang-libang tayo para naman may pakinabang yung oras natin habang day off tayo, may magawa tayo. So ayan guys, maghahasa muna ako ng gunting para pagpasok natin kinabukasan, okay na yung mga gagamitin natin. So, maikwento ko lang sa inyo guys, itong pag-ahasa ko ng gunting dito sa Canada ay isa rin sa mga sideline ko. Bali, $20 din yung singil ko dito sa bawat isang gunting. So, pero ito ay mga gunting to ni Mrs. Dahil itong mga to ay dala niya pa simula nung pumunta siya dito sa Canada. Yan. Bali, itong gunting na to ay mga magdadalawang taon na rin na hindi nagagalaw. Hindi nahahasa. So, ngayon ko lang hahasain. Simula nung pumunta siya dito, magdadalawang taon na yung nakakaraan. So, tara guys. Samahan niyo muna ako habang naghahasa ako. Magkwentuhan muna tayo. Sorry guys, ayusin ko lang para maganda naman yung angulo natin. Kaya guys. Wala tayong mapagpatungan eh. So, marerecommend ko sa inyong hasaan guys. Pag maghahasa kayo ng gunting, ay magsimula kayo sa ano, sa mga 1,000 grit muna. Pero wag yun ang gagamitin yung pang finishing ha. Yung pang ano lang yun, pang start. 1,000 grit. Yung medyo magaspang. Tapos, i-recommend ako naman sa inyong brand kasi dyan sa Pilipinas nakakabili naman ng ganito yung basta Japan Kingstone yan, magandang klase yan. Tapos paghahasa guys, hindi naman kailangan sobrang diin ng bagay, hindi masyadong ipipress o ipupush ng masyado para lang kasi masisira din yung hasaan sa kayang gunting. Thank you.
Mali, marami-rami tayong hasain guting, guys. 5 piraso to. So, ayun nga pala, guys, no, sa mga nangangarap dyan na makarating dito sa Canada. Tuloy nyo lang yung pangarap nyo, guys. Walang masamang mangarap. Pero, syempre, hasamahan nyo rin ang pagsusumikap. Sikap lang, ngayon. Tsaga-tsaga lang. Tsagain nyo lang, tsagain. Yung sa mga gustong pumunta rito, guys, na undergraduate ng high school, mag-take kayo ng ano, guys, ng IELTS. Kasi ino-honor naman nila yung dito, yung IELTS. At least, isa yun sa mga requirements papunta dito sa Canada. At least, naka-high school graduate tayo. Eh, ako, hindi naman ako naka-high school graduate. Kaya nag-take ako ng IELTS. Isa yun sa mga sinasabi ko sa inyo, guys, na siyempre, dahil nangangarap tayo, magsisikap tayo para matupad yung ating mga pangarap, di ba? Sikap-sikap lang. So, yun pala, guys, sa mga bago dyan sa channel natin, dito sa aking YouTube channel. Kaya ako nakarating dito ay dahil kay Mrs. Ali, nauna siyang pumunta dito sa Canada. Ayan. So, ano na siya dito? 1 year in 8 months dito sa Canada. Tapos yun, nakaipon siya ng pera, pambili ng ticket namin, panggasto sa processing. Kaya yun, andito na kami ngayon. Kasama ko, pupunta dito yung aking dalawang anak. Natutulog sila ngayon eh. Pinatulog ko kasi masyado rin silang maagang nagising. Basta ganun lang, guys. Ituloy nyo lang yung pangarap nyo. Yung mapapayo ko sa inyo. Ituloy nyo lang yung pangarap mo. Pangarap nyo. Saan man kayo nandun. Yan. Sa mga kasama kong barbero. Yan. Mga kapwa kong barbero dyan. Ituloy nyo lang yung pangarap nyo na kung gusto nyo mag-Canada. Wala namang masamang pangarap eh. Tapos nasamahan nyo lang din ang pagsisika para matupad yung mga pangarap nyo. At tulad din namin na mag-asawa, tulad na dati nangangarap lang din kami na makarating dito sa Canada. Ngayon, nandito na kami ngayon. Mas masarap mamuhay dito, guys, dito sa Canada. Dito, pagka barbero ka, mga barbero dito, mataas ang tingin ng mga tao dito. Pagka isa kang barbero or hairstylist, yan. Talagang nire-respeto tayo ng mga customer natin dito. So, yun nga pala, guys, no? Buti yung marunong tayong maghasa ng mga gunting dito. Kasi dito, ang mahal eh. Sabi nila, $35 daw yung magpahasa ng gunting dito. Isipin mo kung ilan ang gunting mo sa $35. O, i-times mo yun sa peso. Tapos ang $1 is like 41 o 42 pesos, equivalent ng $1. So, mahal din, diba? So, malaking bagay ito. Natuto tayo sa ganitong ano. Extra income din ito, guys, eh.
lang natin guys yung hinasa natin. Pagka hindi pa siya nahasa guys, gigigupit natin sa basa. Ayan. Tingnan nyo, hindi yan kumakagat to. Tapos tingnan natin itong nahasa na natin. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan siya. Medyo sumasabit yung dulo pero okay na to guys. Hey guys, kumusta kayo? Ang saya-saya ko ngayon. Alam niyo ba guys kung bakit? Nakapasa ako sa ngayon sa ano, sa learner exam. Kumuha tayo ng ano, license. License exam, so nakapasa tayo. Saya-saya ko ngayon, guys. So uuwi na ako ngayon. Saya-saya ko, kailangan mag-celebrate. Hindi ko alam kung daan. Kung saan ang daan pauwi. So yun guys, pwede na tayo mag-drive. 3 months na tayo ngayon. Pwede na tayo mag-drive. Practice-practice tayo ng mag-drive dito sa Canada. Saya-saya. Sobrang saya ako guys. Alam niyo ba, may kwento ko sa inyo. Ang ano, ang exam is multiple choice naman siya, guys. Tapos 30 question, kailangan 25 ang tamang sagot mo. Kinabahan ako, guys, kasi 24 yung ano ko, yung tama ako. Tapos 5 na yung mali ko. So do or die na yung last question. Kinabahan ako. Yung last question na yun, pinag-isipan ko talaga kung ano yung isasagot ko. Talagang pinag-isipan ko guys. Kung ano yung ano, isipan ko. Ang tagal ko dun siguro mga, yung sa last question na yun, siguro mga 3 minutes ko. 2 or 3 minutes kung pinag-isipan yung sagot. Siyempre, nag-review ako guys eh. Kaso yung ibang mga question, wala dun sa review. O baka hindi ko lang matandaan. So, swerte pa rin, di ba? Kasi nakapasa tayo. Ah, isaya-saya. Ang saya-saya. Ang saya-saya naman. Yan, dun tayo sa ano. Nag-exam sa may one stop. Tapos kukunin ko yung, babalikan ko pa yung driver license kung may requirements na hinihingi sa akin guys. Teka lang, double check ko. Para makuha ko dahil yung ID, pwedeng ko rin mga requirements. Hindi din ba tayo guys, babalikan ko pa siya sa 11 yung driver license natin. Makukuha ko pa yun sa ano, sa 11, sa November 11. Teka lang, wait lang guys ah, make sure ko lang. So yun guys, nagpakasiguro ako. Nakalimutan ko kasi tanong kung kailan ako pwedeng bumalik dito para kunin yung ID, yung driver license. So bumalik ako guys, bumalik ako. Sabi sa akin, anytime daw pwede akong bumalik, basta dalhin ko lang yung mga
kailangan nilang i-meet na requirements. So buti nga ano eh, pinagbigyan ako pala kaganina, hindi ko naikwento sa inyo. Dahil wala pala akong ano, guys, pay stub. Yung kailangan pala yun sa trabaho. Kaya bank statement, eh wala naman ako nun, hindi ko alam kung paano kukunin yun. So, yung buti na lang, yung nag-assist sa akin is kababayan. Pinagbigyan niya naman ako. Salamat. Talaga tay, nakapasa nga. Saya-saya ako. Maganda panahon ngayon, guys. Maganda panahon. Pero malamig pa rin. Buti na lang at hindi nag-snow. Lakad lang tayo. Samahan niyo akong lakad, guys, hanggang pauwi ng bahay. Siyempre, malapit lang naman. Hindi naman kalayuan itong ano, pinagkuhanan ko ng, pinag-examan ko ng lisensya. Sa bahay. Siguro mga 10 minutes lakad. Lamig sa kamay. Naninigas yung kamay ko. Lamig. Tingnan niyo, guys, ang highway dito. Walang katrapik. So ayun nga pala, guys, no. Muli. Dun sa mga nangangarap diyan na makarating dito sa Canada. Syempre, guys, tuloy niyo lang ang pangarap niyo. Syempre, tapos diwala lang, laging mag-pray kay God. Yung may papaya ko sa inyo. Tapos ano pa ba? Lahat ng pagsisikap, lahat ng pwedeng paraan para kayo ay makarating dito sa Canada. Mga dream car natin, guys. Tara. Soon, magkakaroon din tayo yan. Magkakaroon din tayo yan, guys. Babait ng mga driver dito, guys. Pag nakita ka na kahit malayo ka pa, hihinto talaga sila para pagbigyan ka, para patawin na. Patawid na kaya ako dun sa kapila. Doon na lang, dulo. Makita ko sa inyo yung ano, dinadaanan ko, guys. So yan, guys, yan yung dinadaanan ko dito. Saya-saya ko ngayon talagang araw. Ang saya-saya ko itong araw na to pala. Ben, naano na ako, mabubulog na ako. Sipi mo ba naman? Diba? Nakapasa tayo. Nakapasa tayo sa ano natin. Do or die pa. Pachamba-chamba lang. Hindi, nag-aral naman ako. Nag-reviewan ko naman yun. Tumunta tayo sa mga, sa may McDo. So yun, guys, shout out na pala dyan sa inyo, sa mga tropa kong barbero dyan, sa mga kapwa ko barbero dyan na nangangarap din pumunta dito sa Canada. Tuloy nyo lang ang pangarap nyo, guys. Tapos pag may ano,
pag may hiring kami, pag may hiring yung Tommy Guns, hindi lang naman dito sa lugar namin ng may Tommy Guns, kay isang tuwing nag-hiring sila, lahat ang isahan na lang yan. So kung kahit sa ang lupalop ng Canada, basta't kailangan nag-hire sila dyan sa Pilipinas, kailangan nila ng barbero. So bye-bye lang kayo guys, so bye-bye lang kayo dito sa YouTube channel ko, para pag may mga hiring, update din kayo para malaman nyo at sasabihin ko sa inyo kung ano-ano yung mga requirements papunta rito sa Canada. Salamat guys sa inyong mga panonood. Dahon dahil ano na, winter time na eh. Ayan, ayun mga snow yan. Ayan, bukunti na lang yan natitira, tunaw na sila. So, anong araw ba ngayon? Tuesday or Monday? So, baka bukas bumalik din ako dun para kunin yung lisensya ko. Salamat sa panonood. Babalik ako pag nasa bahay na. Okay guys, salamat. Ingat kayo palagi. Salamat kayo na. Salamat kayo na. Ingat kayo guys.